isa pang list yung millionaire next door. Number one, millionaires never tell their children that their parents are wealthy. Hindi sinasabi ng magulang na, uy anak, mayaman tayo. Punta tayo ng Disneyland. Eh sa Pinoy, paano tayo pag mayaman ang Pinoy na pamilya? Meron akong kilalang isang Pinoy family. Yung Pinoy na dad, walang-wala daw sila growing up. Kaya nung nagka-meron siya, nung mayaman sila, binuhos niya sa mga kids niya para hindi maramdaman yung kahirapan. Pero sadly, medyo hirap na sila ngayon. Yung mga milyonaryo daw, di daw nila sinasabi na, oy, ang yaman natin, gastos ka lang gastos, kaya ni Papa Mama yan. They don't tell daw that their parents are wealthy. Actually, yung isa sa mga mentors namin, yung bilib na bilib kami sa family na to, ini-encourage niya yung mga anak nila na magbenta sa school. Ginapay, pandesal. Grade school pa lang nagbebenta-benta na yung mga anak nila. Kasi pangdagdag yun sa katiting na baon nila. Point number two na mga milyonaryo, teach your children discipline and frugality. Ang sabi ng frugality, pagtitipid. Of course, pag nagtipid ka, sasabihin ng ibang kasama mo sa bahay, madamot ka. Pero the millionaires always teach their children discipline. Bawal bilhin yan. Magtrabaho ka, mag-ipon ka ng 10 pesos. Kaya yung mga parents na masyado nagsuspoil ng child, pag masyado mong binigyan, mahina yung bata kasi wala siyang disiplina. Lahat ng hiningi niya, binibigay lang. Point number three. Don't give them money until they have established a mature, disciplined adult lifestyle and profession. Okay, ito yung pinakagusto kong point sa lahat. Huwag daw bibigyan ng pera ang isang anak hanggang sa lumakas sila, hanggang maging mature, magkaroon ng disiplina, magkaroon ng profession, trabaho. Hanggang hindi daw lahat yan ma-establish in a very disciplined and mature way, huwag daw bibigyan ng pera. Na-excess. Baka may mga pilosopo dito ah. Of course, you have to give your child what they need, konting allowance. What we're saying is, yung sobra ng pagkupkup. Pwede mo bigyan ng seed money yung anak mo. Baba, kakagraduate ko lang. O, pwede mo bigyan ng seed money yun, tulong. Pero, pag nagka-problema na sila, huwag mo na saluhin yun. Pag nahirapan sila, you have to let your children find a way na mangutang ng pera, paikot ng pera, or mag-adjust sa negosyo. Masyado ba tayong magastos? Masyado ba tayong nagmadali? Blah, blah, blah. Ganon. Let them make their own mistakes. Sabi ni John Lazaro, paano pag may in-laws na mahilig mag-spoil ng mga grandchildren? Well, bukod is the way. Yes, bukod is the way, and that's your problem. Because that's their job. It's the grandparents. Hindi sila ang magulang ng anak. Yes. So, it's up to the parents to discipline the child na, oh, your lolo correct gave you that, ha? Pero, sabi muna natin yung pera, lagay natin sa savings mo. Pero, wag lang iscam yung bata. Nagkwento sa akin yung isang kaibigan natin kanina, di ba? Binigyan ka ni Lola, kunin ko muna, akin na muna yan. Kay mama muna yan, ha? Ako muna magtago niyan. Pero, hindi na babalik sa'yo. Wag lang. Hindi ko sinasabing ganyan siya, ha? Pero, there are parents like that. Wag lang iscam yung anak. Parents, you have to assert your leadership. Yes, it's your child.